mga kwentong nakakatuwa, mga kwentong nakakakilig, mga kwentong nakakatakot, at mga kwentong may aral at inspirasyon na magagamit natin sa tunay nating mga buhay. Dito lang sa Tamokski TV. Kaya ano pang hinihintay mo? Subscribe na! Masama ang loob ni Peter sa kanyang kapatid na si Charles. Paano ba naman kasi ay matapos niyang makuha ang kalahati ng mamanahin niya mula sa mga magulang habang buhay pa mga ito, ay tuluyan na niyang nilisan ang kanyang pamilya. Ngayon na wala na ang mga magulang nila ay muling nagbabalik ang nakakatandang kapatid upang kuhain umano ang dapat para sa kanya. Hindi ba nagmamalaki ka pa noon na kahit kailan ay hindi ka nababalik dahil nakuha mo na ang para sa iyo? Wala akong pakialam sa yaman na maiiwan ng mga magulang natin, kuya. Pero mahiya ka naman. Matagal mo na silang tinalikuran, sambit ni Peter sa kanyang kapatid. Bakit Peter? Gusto mo lamang yata na masulong kayamanan ng mga magulang natin? Saad ni Charles. Baka nakakalimutan mo ang mga magulang natin mismo ang nagpasya na sa akin ibigay ang lahat ng iyan. Nandito lang ako para kuhain kung anong sa akin. Dagdag pa na nakakatandang kapatid. Iyon ang hindi maintindihan ni Peter sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng ginawa ng kanyang kuya sa kanilang pamilya, ay nagawa pa rin ibigay ng mga magulang ang lahat ng pagmamay-ari dito. At ang tanging iniwan lamang sa kanya ay ang lumang bahay na kanilang tinitirahan. Ang gusto ko lang naman ay huwag mong talikuran ang alaala ng mga magulang natin dahil hanggang sa uli ay ikaw pa rin ang iniisip nila na hindi mo pinapahalagan ng naiwan nila. Nilulustay mo lang na walang kapararakan, sumbat ni Peter. Sige na, tama nang dada mo. Naiinggit ka lang kasi kahit ikaw masunurin at matyaga at mabait na anak na nag-stay sa kanilang tabi ay sa akin pa rin iniwan ang lahat ng kayamanan nila. Kawawa ka naman at ang tanging bulok na bahay na ito ang maiiwan sa iyo, paungutya ng panganay. Hindi tinatanggi ni Peter na kahit paano ay may sama siya ng loob sa kanyang mga magulang. Alam kasi niya kung saan dadalhin ang kapatid ang yaman na naiwan dito. Alam niyang mapupunta lamang sa wala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Ngunit mas nangibabaw pa rin ang lungkot ng binata sapagkat kahit kailan ay hindi na niya makakasama pang muli ang kanyang ama at ina. Hindi pa naiilibing ang mga magulang nila ay agad na inasikaso ni Charles ang lahat para maisali na sa kanyang pangalan ang lahat. Kinuha niya mga alas ng kanyang yumaong magulang. Sa kanya na rin ang mga sakyan at ang pera sa bangko. Nang masiguro niyang pagmamay-ari na niyang lahat ay nawalan naman ito na parang bula. Isang araw ay nabalitaan na lamang ni Peter na nabenta na ng kanyang kuya mga nakuha nitong ari-arian. At patuloy itong nabubuhay ng marangya habang siya ay pilit na nakikipagsapalaran sa kanyang buhay. Dahil nakatapos naman ang pag-aaral si Peter, kahit papaano ay meron siyang magandang trabaho, namumuhay siya ng simple at mag-isa. Isang araw ay nagtagpo muli ang landas ng magkapatid. Sa pagkakataong ito ay nakita ni Peter kung paano lustayin ni Charles ang lahat na nakuha nitong yaman sa babae at sa mga bagay na walang kapararakan. Tumabi ka nga, harang-harang kasidaanan ko. Baka mamaya'y marami mo pang mamahaling kong damit, sitapan ni Charles sa kanyang kapatid. Puro pagpapasarap na lang ba talaga ang alam mong gawin? Ni hindi ka man lamang nagbabang luksa para sa mga magulang natin, wika ni Peter. Babe, tara na. Kilala mo bang lalaking yan? Tawag ng kasamang babae ni Charles sa kanya. Doon ay itinatwa niya ang sariling kapatid. Hindi ko kilala ang lalaking ito. Tingnan mo nga kung gaano kalaki ang pagkakaiba namin, tugon niya sa babae. Umuwi si Peter na mabigat ng dibdib. Mas nadagdagan pa ito nang nilibot niya ang mata sa kanilang bahay at nakita kung gaano na ito kaluma. Habang pinagmamasdan ang bahay at sinasariwa mga alaala ng kanilang mga magulang, ay napansin ni Peter na kauwang na tukador. Agad niya itong nilapitan upang ayusin. Ngunit sa kanyang pagtataka ay iniirog niya ito. Lubusan siyang nagulat nang makita ang isang lagusan.
Bata pa lamang siya ay dito na sila nakatira ng kanyang pamilya. Ngunit noon lang niya nakita ang lagusan na ito. Takot man sa kung saan siya dadalhin ang lagusan, ay ganyan itong tinuntun. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Guys, bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, ay maaari niyo po bang i-follow ang Facebook page natin na Tamoxki TV? Ilalagay ko po yung link sa baba dun sa comment section. Maraming salamat po sa inyo and God bless. Ipagpatuloy na po natin ang ating kwento. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Doon ay nakita niya ang iba pang alahas, salapi, at mga titulo na nakapangalan sa kanya. Napaluwa na lamang siya nang mabasa ang liham na naiwan ng kanyang ama. Ang lahat ng ito ay para sa iyo. Alam namin na kapag nalaman ng kapatid mo ang tungkol dito ay maging ito'y kukuhanin niya sa iyo. Isang papapasalamat ito sa mga panahon na imbis na kami nag-aalaga sa iyo, ay ikaw nag-aalaga sa amin. Hindi namin makakalimutan ng iyong ina ang iyong lubusang pagkalinga at pagmamahal. Alam namin gagamitin mo ang lahat ng ito sa tama. Walang hanggang pagmamahal ang iyong mama at papa. Hanggang sa uli ay hindi siya pinabayaan ng kanyang mga magulang. Mas masarap sanang matamasa ang lahat ng ito kung kasama ko pa kayo, bulong niya habang yakap-yakap ang liham ng mga magulang. Tinupad ni Peter ang kanyang mga pangako sa mga ito. Pinagyabong niya ang lahat ng naiwan sa kanya at ginamit niya ito sa tama. Habang patuloy siya sa kanyang pag-unlad, ay tuluyan namang pagkaubos ng yaman ng kanyang nakakatandang kapatid at tuluyan na itong naghirap. Dahil na rin sa kabutihan ang loob ni Peter, ay hindi niya pa rin nagawang pagkaitan ang kanyang kuya. Ngunit kailangan paghirapan ni Charles ang lahat upang matuto siya sa buhay. Simula noon, ay maganda na naging sama nila bilang magkapatid. Kayo, anong masasabi niyo po sa kwento natin ngayon? At kung anong aral po ang mga natutunan nyo? Maaari nyo po bang i-comment dun sa baba doon sa comment section para muli ko pong mabasa? So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating mga video. Thank you and God bless. Peace out.